Pero Doc, marirecommend nyo po sa mga acquired na frozen show, hindi sa mga prime, tama po ba primary ang cost? Sa mga acquired po, kunyari, stage 1 pa lang yung frozen shoulder nila, may konting pain pa lang, marirecommend nyo po ba na talagang dapat igalaw nila, parang pilitin nilang gamitin pa rin, imbis na immobilize nila yung shoulder na, yun nga, sumasakit na, para hindi lumala pa? Yes, kapag acquired, I would suggest na ang pinaka-important yung time na may pain, you see a doctor right away. Para alam natin kung ano yung timetable. Kasi gusto, kailan ba siya ulit makakabalik sa sports? Usually kasi sa acquired, active pa yung bata. Active or athlete pa. So, kailangan natin malaman kung kailan safe na makabalik sa sports or kailan safe na sumama sa swimming na outing. Okay, so very important also. And we can answer that one, the ultrasound. It would depend ano ba yung extent ng swelling, gano'n ba kalaki yung tear. Yun yung mga expectations na sasagutin namin with the consultation also. Doc, sa mga cases ng mga patients, may mga cases po ba na after i-treat or after na nagkaroon ng surgery, nagkaroon ng physical therapy, meron po bang mga cases na hindi na sila pwedeng bumalik sa mga physical activities nila before na sobrang na-damage yung shoulders nila? May mga ganun po bang cases? Yes, marami rin cases. So, especially with surgery, usually what's not talked about is kapag nag-opera ng tendon in the shoulder, hindi buo yung range. Medyo mahirap na ibalik namin yung buong range. So, for example, this one, paggalaw ng shoulder natin pataas, this is 180 degrees. Paabot lang tayo ng 160 maximum. 160 degrees, yun lang yung maabot natin. So, kung basketball player, medyo mahirap yun. Or volleyball player, medyo mahirap siya. So, there will be adaptations to it also. Yung ibang cases naman, usually swimmers, may nahihirapan din sila with recovery after surgery. Kaya as much as possible, while it's still early, dapat nagamot na natin. Yun, habang maaari. Hindi pwedeng, hirap din kasi sa surgery. So, Doc, pwedeng factor na kapag matagal mo nang iniinda yung injury, tapos hindi mo kagad pinaterapy, hindi mo kagad kinonsulta sa doktor, may factor na, yun nga, magkaroon ng permanent na damage na to hindi the na point magagalaw, na yung full range of motion, hindi mo na magagawa. Yes. Okay. Yes, that's a possibility also. Mas maaga. Doc, sa inyo po, meron ano na po yung na-treat nyo na worst case na shoulder injuries po? Worst case na shoulder injury for me is a full tear. Full tear na. Dapat talaga for surgery. A patient asked me if I could just try. I gave the patient the full disclaimer na hindi siya most probably hindi siya magdidikit. But luckily nagdikit yung tendon. Aling part po sa shoulder? Aling ligament or tendon po niya nag-tear? Yes, yung supraspinatus tendon, yung pang ganito na shoulder. Usually this is the most common na nai-injure. Ano po nangyari dun sa kanya? Bakit nagkaroon ng culture? Paano yung naging itsura niya nung nagkaganon siya? Lay-lay po ba? Or ano po ba? Full tear, masakit. Masakit lang siya. Pero hindi pa siya yung to the point na babagsak. Lay-lay. Hindi pa siya yung dislocation. Para lumaylay yung shoulder, medyo maraming punit dapat. So that's the worst case I've treated na non-surgical. But usually, kung marami na talagang lated na napupunit, it's just orthopedic surgeons who are in a better position to help. Kaya ba ng pini-RP nyo rin po ba yung patient? Yun. Yes, yung full hair. Luckily lang na nag-respond siya dun sa procedure. Nabuo namin yung tendon. But yung disclaimer ko rin, it's still early when I saw her. Full tear, pero early pa siya. Hindi pa siya more than 2 months. Buti na. Ilang taon na po siya? Nasa 40s siya. Paano do kapag hindi nag-aano yung katawan, nagre-response yung katawan doon sa mga ganun, ano po yung pwedeng mangyari pa? Ang tendency is magkaroon ng arthritis. Early onset ng arthritis. Nangyayari siya kahit sa 20s. Tapos napabayaan yung shoulder injury. Kakaroon kagad ng arthritis. So that's something we want to avoid also. At Doc, meron kayo naging patients po na mas bata sa 40s, tapos nagkaroon po ng frozen shoulder. Yes. Meron na rin. 24. 24 yung youngest ko. Active ba siya, Doc? Active. So acquired. It's acquired. Pero Doc, itong mga tawag dito, yung mga shoulder na injuries,
meron po bang mga specific na occupation or mga trabaho na common sa kanila magkaroon ng mga shoulder na ano, katulad po ng mga yung hindi masyado na igagalaw yung mga shoulders nila, mas common sa awesome active po ba o sa mga hindi active na mga klase, hindi masyadong gumagalaw yung mga sedentary kasi baka din na po kami maging active lalo kasi baka isipin namin ay magkaka frozen shoulder kami lalo nang inano yung sarili. Mas common pa din siya sa hindi active. Ayun, laging nagta-type. Oo, lagi nagta-type. Pagpaulit-ulit office lang jobs, yung gagawin. Office work, it's common kasi nakaikot yung balikat natin. Mm-hmm. Rotate siya, so naiipit yung litid dito. Mm-hmm. Okay. So that's very important then na after 30 minutes, you have to stand up and walk. Mm-hmm. And look straight. Kapag nakayuko po kasi tayo, I'll show you briefly lang how it looks like. Ayun. So pag yumuko tayo, yung shoulder natin iikot din. Ganyan yung posture. Ganyan siya. Kapag nag-look straight, babalik na yung shoulder in the natural position. So that's why after 30 minutes, you have to stand up, look straight. It doesn't have to be a really good posture. Kung kakaiba tayo ng posture per person, may certain degree of pagkakuba. So you just have to look straight and stand up, walk. Don't use the phone. Ayan. Nag-water break. Nakaganto na. That's stressful. That's stressful on the joint also. Pero Dok, baka pwede mo naman kami turuan ng mga kahit basic lang na pwede namin magawa para dun sa aming mga shoulders. Para hindi siya masyadong... After 30 minutes. One is to look straight. That's number one. Look straight. First. And then second, imagine na mayroon fruit dito sa likod ng shoulder blade. I think it's better if I stand up. Okay. So nandito yung fruit. Okay? Iipitin. Look straight. Iipitin nyo na shoulder blade. That's it. Maliit lang yung motion. So may fruit dito. You squeeze the fruit in between the shoulder blades. That's it. Then hold it for about 10 seconds. Then relax. Do it about 6 times. And you're good to go again. Refresh na yung posture mo. Para siya sa mga beauty queen. Yung beauty queens naman dito, parang may ini-squeeze ka daw na lemon naman. So, dyan. Parang abs naman. Yung ganon. Makita yung muscles mo. Galing, no? At least may mga alam na kami, Dok, na kahit paano magagawa namin. Kahit ba nakaupo, pwedeng gawin yun? Or kailangan nakatayo? Pwede rin nakaupo. Pwede nakaupo. The problem with the nakaupo, you're also slouching at the hips. So medyo naka-center ka paharap. Kaya gusto natin ma-engage din yung buttocks. Kaya ideally nakatayo. May mga exercises ideally naman, Dok, na akala namin okay siyang gawin. Pero yun pala, baka mas nakaka-affect sa shoulders namin. Yes, meron mga exercises like, for the guys, push-ups. Every day na po push-ups, nakakalimutan yung upper back muscles. So yung chest lumalaki, yung upper back hindi pumapantay. So kailangan sabay po na yun. Kailangan sabay sila. And there's a ratio. One set of push exercise, for example, shoulder press or chest press or push-ups. Two sets ng upper back exercises. Yun yung rows. Ang hirap kasi pag wala kang equipment or kaya bars. Yung push-up lang talaga usually yung pinakamadali na magamit. Puti, natanong natin yun. At least maalalayan na natin. Ay, yung parang, sa towel, rolled towel, as your equipment for row. May adaptation siya. You hold the opposite ends of the towel. Easy stretch pa ganun. Okay, pwede pa rin.